Magandang hapon po mga ka-DIY. Meron tayong DE64. Ang problema nito ay ang sabi ni ma'am, hindi siya makakyat at mag-vibrate kapag nakaunang yung aircon. Dito lang po si ma'am nagantay para maayos ang kanyang sasakyan. Pero ang mas maganda dito mga ka-DE, yung parts, hindi tayo basta-basta bumili ng mga parts dahil hindi natin alam sira yung injector, may problema, ignition coil. Dahil yung sintomas ng mga sasakyan na ganun ang kanyang sira, yung walang hatak. Ay, yung walang hatak po ay yung pinsan, spark plug, ignition coil, injector, yung TPS, ICB, MAP sensor, at yung ito, meron pa, ang tawag nito, oxygen sensor. So, mas maganda dito, itis natin kung itong sensor na to, kung meron ng problema. Dahil kapag sira itong sensor, ay hindi talaga ito makakyat yung sasakyan na to. Wala siyang hatak. Pag naka-on yung aircon, wala rin magbabibrate siya. Magbibrate dahil short ang kanyang nasira itong oxygen sensor. Tara, umpisa natin mga kadi. So mga kadi, marami pong hindi nakakaalam nito yung itong sakit. Paano ito tatanggalin? Ito. Maraming hindi nakakaalam. Kahit anong gagawin mo, hindi yan matanggal o ito. Ang gagawin mo ito kadi, meron itong parang dito, iangat mo ng kunti. Iangat mo ng kunti, tapos hilain mo. Nandahan lang. Ah, ito. Ayun. Diba? Ito, mga kadi. Ito yung iangat mo. Ito. Tapos, para matanggal to, dito naman. I-down mo ito. Down, down. Para matanggal. Ito, mga kadi, para matanggal itong sakit. Iangat natin to. Iangat natin. Ayun. Tapos, ang gagawin natin, pasok natin dito. Tapos, ito lang. Okay. Pag matigas, tagyan nyo lang dito. Pwede extension, lagay nyo para matanggal siya. Yeah. Mga kadi, ang sabi po ni ma'am ay pinatrabaho niya ito sa ibang mekaniko. Pero, ganun pa rin. Kahit pinunta niya sa ibang mekaniko, hindi pa rin na-solve yung kanyang problema. So, nagbabayad pa rin si ma'am dahil mga 2 days lang bumalik yung sakit ng kanyang sasakyan. Hindi siya makatakbo. Wala nang rangkala. So mga kadi, itong oxygen sensor na ito ay para malaman natin kung sira ba talaga. I-test natin. Dahil kahit anong gagawin natin, kahit lilinisin natin ito, kahit lagyan mo na kahit anong palinis, kung sira na siya, hindi talaga ito, wala na siyang rangkala dahil sira na talaga. Para malaman natin kung sira na, i-test muna natin. Tara, tingnan nyo mga kadi kung paano mag-test sa oxygen sensor para kung mayroon problema, itis nyo muna bago nyo palitan. O maglinis kayo, itis nyo muna. Saka ito yung sira. At mga kadi, meron tayong digital multimeter. Ito ang gagamitan natin ang test sa oxygen sensor. Tara. Ito mga kadi, meron siyang black at red wire. Mabibili nyo ito sa Shopee sa halagang 200 or 300. Murang ito. Itong red, gagamitan natin ito. Saka lagay natin sa tapos itong wire mga kadi sa ibang sakit kulay green po ito. Ito mga kadi i-test natin na itong dalawang wire dito tayo mag-test. Ito mga kadi i-test natin kung okay ba sensor na. Oh yun, 0.01 masira na. Ilagay natin sa dito. Oh, lapitan mo. Ilapit mo dito. Ayun, 007. Buo pa rin yung wire niya pero yung function niya dito, sira na. Kailangan na talaga pilitan. Ayun, 0.01 talaga. So, ma'am, ito talaga yung sira ng sasakyan mo. So, palitan natin ito. So, kailangan talaga ito mapalitan. So, mga kadi, ilagay natin ito sa sasakyan ni ma'am. Ali, itong so, ayun. Ah, palitan natin. Ito mga kadi, lagay natin yung bago. Tara, okay na. Tapos lagay tayo yung sakit.
Yung tapos, ilagay natin dito. Try natin. So mga kari, ano, test drive namin. So try natin pandarin mga kari kung mag-vibrate, mag-ease siya ng vibration sa aircon. Kaya sabi ni ma'am, mag-vibrate siya kapag naka-on yung aircon at walang hatak. Kapag hindi siya nag-vibrate, ibig sabihin, sira talaga yung oxygen sensor. Ayun. Yun na. Yun si ma'am mga kari. So try natin on aircon. Aircon, on natin. Yun, naka-on na mga kari. Lagay natin sa number 2. Yun. Malamig, itaas natin yung salamin. Mga kari, wala nang vibration. Okay naman, wala nang vibration. Kaya ilagay natin sa number 3. Malakas ang hangin. Mga kari, ha? Marinig yun. Malakas talaga. At sobrang lamig yung aircon ni ma'am. Dahil, ang sabi po ni ma'am mga kari, dati po, pinayos niya po ito sa ibang mekaniko. Tapos, dalawang araw, nagbabalik yung vibration, walang hatak. Ganun pa rin. At yung oxygen sensor, sabi po ni ma'am, ay pinalinis lang. At yung throttle body, kahit nakalinis na yung throttle body, ganun pa rin. Yo, dahil kapag madumi kasi yung ano mga kade, madumi yung oxygen sensor. Kapag okay ang kanyang connection, mawawala yung vibration, mabalik siya yung tarangkada niya. Pero itong oxygen sensor ni ma'am, sira na talaga. Ito mga kade, wala na. Yun mga kade. At saka, sa susunod naman mga kade, mamatay na ang ibang video para sa ibang tips naman. So itis nyo muna bago kayo bumili ng mga dapat palitan ng sira. So maraming salamat mo mga kade.